Okay mga paps, musta pala? So ngayong araw pala, mag-i-install tayo, mag-setup tayo ng dashcam dito sa sasakyan natin. Okay? Simulan na natin 'to mga paps. So, ano ba 'yung dashcam yung pinili ko para i-setup dito? Ito lang yung pinili ko, tingin ko budget meal na okay naman yung quality. Ito, 'yan, yung 70 mi, 'yan. Okay? So, ito, tinanggal ko na siya sa box, yung dashcam niya. Ito yung kasama niya. Ang kasama niya, ito. Yan. Yung pinaka dashcam mismo, ayan. Makikita niyo naman siya. So, yun yung gagamitan natin na micro SD yan. Ang kailangan ng micro SD dito, class 10, yan. Pwedeng 16, 32, 64, bahala na kayo. Tapos dito yung kabita niya, ng saksakan niya. Tapos ito, kasama rin niya, yung cable, ito. Pinasaksakan niya yan. Tapos may kasama siyang, ito, yung sa USB, nasaksakan yan. Para sa cigarette port na mga paps yan. Yan, ganyan. Okay, tapos. At may kasama din siya, electrostatic sticker, ito. So, ito yung kinakabit sa windshield bago mo ikabit yung bracket. O nga pala, may kasama rin siya. Nakalimutan ko yung bracket niya. Ito yung bracket niya. Yan. So, ito yung kakabit dyan sa windshield natin. Pero bago ikabit yung sa windshield to, kailangan mo natin ikabit to. Kakabit ng ganyan yan, okay? So, tara, setup na natin to mga paps. Okay mga paps. So, bago natin setup yan, linisan muna natin yung part na to ng windshield. Yan. Linisan nyo lang yan. Para walang madumi. Tsaka kasi natin didikit yung electrostatic field na tinatawag, sticker. So next natin, itong salamin natin sa likod. Iyan na natin, usod natin yan kaysa tanggalin. Ito. Yan. So para may access tayo pag sa-setup nyan. So ang sunod natin dito, itong sticker na to, talagyan natin siya dito, ganyan. So ayan, setup natin to. So ayan, nilagay ko na siya. Ngayon may mga bubbles. Tanggalin lang natin yung mga bubbles yan. Punasan lang natin. Yan. So ayan mga paps, na-setup ko na siya. Yan, ito, yan. Okay? So susunod natin gagawin dyan. Madali lang. Ilagay natin yung itong bracket niya. Lagyan na natin itong bracket niya rito. So sa paglalagay niyan, dapat naka ganito yung orientation niyan. Ganito. Yan, ganyan dapat siya. Meron sa sticker niyan, meron naman guide kung saan natin ilalapat yung bracket. Ayan o, merong guhit yan. So, ayan na siya. So, gagawin lang muna natin. I-setup na muna natin to ha? So, ganyan. I-shoot nyo lang yan dyan. Ganito. Ayan. So, ganun lang. Ang gagawin natin sunod ngayon dito, itatago natin yung mga wires niyan. Okay, mga paps? Okay, so setup na natin to. Una natin gagawin ito. So, ito, connect natin to dito. Ayan, okay? Tapos, ito, itataas natin dito. Ito yung wire niya. Lalagay, isushoot natin siya dito, sa loob nito. Ayan. Ito. Maganda, meron kayo pang yung plastic, yung trim. Yan. Kasi nyo, tago ko na siya. Yan. So, papadaanin ko yan hanggang dito sa paganon. Paganon tayo. So, okay mga paps. Ang next natin, itong A-pillar natin. So, tatanggalin nyo lang yan. So, ganyan lang yan. Ayan. Tanggal na siya. So, okay mga paps, since na ano ko na siya, napadaan ko na siya dito. Dito ko na siya papalustin, ayan. So, ganito lang yan.
Okay, mga pops. So, ito na siya. Ito yung ano niya. Ito yung dulo niya. Ngayon, isushoot ko itong dulo niya dito. Okay? So, bago natin gawin yon, bago ko ishoot yan yan, i-ano yan dyan, padaanin, tatanggalin ko muna yung glow box natin. So, okay, mga pops. Sa pagtatanggal ng glow box, pwede nyo lang. Ganyan lang. Tapos nun, ganyan nyo lang. Okay? So, ito siya, mga pops. Ayan siya. Isushoot ko na siya dyan. Ayan. Ayan. Tapos, ang gagawin ko, susungkitin ko yan sa ilalim. Okay, so mga paps, ayan, papadaanin ko na yung ano niya, yung saksakan niya, ayan. Nakita niyo, ayan ha. Ayan. Okay, so mga paps, so ayan, nakuha ko na. So bago natin ayusin yung wire sa ilalim, nakalimutan ko, ibalik na natin yung A-pillar niya, yung cover niya. Ayan, ibalik na natin siya mga paps, okay? So ayan mga paps, ayos ko na yung ano niya, yung A-pillar niya. Next, ayusin na natin na sa ilalim. So ito na yung mga paps, yung wire natin, ayan. So ito na yung lumabas niya na wire. So ayusin na natin yung pagkakaharness dito. So gilid niyo lang yan dyan, sa ilalim. Ayan na siya mga paps. Ayan. Okay na. So ngayon, papadaanin natin siya dito. Sa loob niyan. Pakita ko sa inyo. So ito, isasaksa ko yan dito. Ngayon kasi ibang sargento, yan yung port eh. Yung iba dito sa harap. So, gagawin natin dito, kailangan muna natin magtanggal ng ilang mga, ano, mga trim. So ito, tanggalin natin siya. Yan. Tapos ito. Ayan, madali lang yan. So ayan. So dito ko yung papadaanin mamaya mga paps. Okay? So mamaya na yan. Ayusin muna natin to. So etong wire na to, dapat lumabas siya around dito. Yan, dyan. So ito na siya. Ito yung dapat nating padaanin dito sa loob. So paano yan? Hindi ko natatanggalin ng buo yan. Kasi para masusundan nyo rin, hindi na hassle. So ito, isushoot nyo lang dito. Yan. Yan. Nakita nyo naman yan. Tapos, tignan nyo rito yung dulo nun. So, ayan siya mga paps. Ito, yan, habang pinapasok ko yan, antayin nyo yung dulo nyan. So, nailabas ko na siya. Ayan na siya mga paps. Tapos, ayusin ko siya yung pagkakaharness niya dito sa kabilang side. Okay? So, ito na siya mga paps. Ganito na gagawin nyo dyan. Yan, ilusot nyo lang siya dito. Scarting nyo na lang. So, nailusot ko na siya dito mga paps. Okay na. So, ito mga paps. Since papadaanin ko yan dito, ang gagawin ko na lang dito, tatanggalin ko. Yan. Pwede nyong butasan. Pwede kayong gumawa ng ibang diskarte. Butasan nyo, drill nyo, kung ano man. Pero sa akin kasi mas convenient kung dito ko papadaanin. Gagawin natin. Ito siya. Daanin ko siya dito. Yan. Okay. Tapos, ibabalik ko na yung trim niya rito. Okay. So, ito na siya mga paps. So, ito mga paps, ang gagawin niyo na ngayon, syempre, yan, nalagay niyo yan dyan. Tapos, yan na. Kukonek niyo na ngayon to. Okay, kukonek niyo siya dito. So, pwede niyo na i-connect yan. Okay, so gandahan niyo na lang yung pagkakaayos niyan. I-harness nyo na lang na maayos para hindi masyadong halata. So mga paps, ayan, ikakabit na natin yung memory card dito. Ayan, ganito lang yan. Okay? So diinan nyo na lang. So ayan, kabit ko na memory card. So next natin, tatanggalin na natin yung ito. Ayan, tanggalin na natin to. Ayan, yung pinaka-screen nya. Ito. Saka, yung sa camera, meron yan dito na parang cover. Na-set up ko na yung, ano, yung dashcam. So next natin, testingin na natin siya. Yan, inon ko na siya. Yan, lumabas na. So may tunog pa. So yan, makikita niya. May mga pinduta naman yan dito. So pwede natin, ano yan. Yan, ito okay. English yan, syempre.
Yan, tas next natin. May nakalagay niya, recording, non-recording error. Parang indicator niya. Kasi may ilaw yan dito, ayan o. Makikita niyo yung ilaw dito, ayan. Indicator light niya. So, next natin. So, timestamp natin. So, ayan siya. Next ko. Enable lang natin. Tapos, yan, kailangan kong, ano, mag-download ng app. Pero mamaya na yan. Show my starts recording. So, ayan na siya. So, napansin nyo, nagre-record na siya. Inayos ko na kasi yung memory card niyan. Okay, mga paps. Ganito yan. Kapag papatayin natin yung ignition natin, naka-off siya, mamamatay yan. Show my stops recording. Yan. So, pinatay ko yung ano eh, yung... pinatay ko yung ignition ng sasakyan natin eh. So, nakapatay yan. Naka-parking mode lang yan. Pero nagre-record pa rin yan, mga paps. Okay? Show my starts recording. So, mga paps, ganun lang kadaling mag-ano, mag-setup nitong ano, 70 MAI dashcam, okay? Since ano, tapos ko na 'tong setup, ipapakita ko na lang sa inyo dito sa huli yung ano, yung kuha ko habang nagda-drive ako, okay? Nang umaga at saka nang gabi. Okay, mga paps? So okay mga paps, nakita niyo na yung ano, yung kuha sa umaga at saka sa gabi. So sa tingin ko kahit ganito yung price nitong ano na to, nitong dashcam na to, almost 2,000. Sulit naman siya kahit paano may protection tayo kung sakaling may mangyaring aksidente. Okay mga paps? So okay mga paps, hanggang dito na lang yung ano ko, yung video ko. Sana nakatulong tong video na to kahit simple at saka basic lang siya sa pag-install nitong ano, nitong dashcam na to. At least kahit paano, hindi na tayo nag-modify ng connection. So parang plug and play lang, tinago na lang natin yung mga wirings. Okay? So mga paps, huwag nyo nga pa lang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video na ginagawa ko. Okay? So paano mga paps, hanggang sa muli.